بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa Muslim. Sa aral ng Islam, ang sinuman ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita man o hindi nakikita, ito ay tinatawag na Muslim kapag siya ay sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya matatawag na ang isang bata na isinilang, na sanggol, ay Muslim. Dahil ito ay nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Na ang lahat ng sanggol na isinilang ay mga Muslim sila. Fa abwabahu yahudinahu yanasranihunahu aw yumajisinahu mutafakun ali. Na subalit ang kanilang mga magulang ang nagtuturo sa kanila ng pagiging Yahudi, Hudyo, o aw Nasara, Nasrani, yung Kristiyano, aw yung Magyan, yung sila yung mga tao na nagtuturo ng relihiyon na hindi galing sa propeta. So sa makatuwid, ang kanilang pananampalataya, ito ay galing sa doktrina ng tao at hindi galing sa sugo ng Diyos. Kaya sila ay hindi matatawag na Muslim. Sa makatuwid, ang Muslim, ito ay sumusunod sa batas ng Diyos, sumusuko sa kanyang mga ipinag-uutos. Kaya sami'na wa ata'na, kapag ka merong inuutos ang Allah, kapag isang Muslim narinig niya, obey and surrender, susunod siya. Wala siyang tatanggihan dito. Kapag nakita niya na ito ay katibayan, ito ay galing sa Quran o sa Hadith, susundin niya. Kasi bakit? Muslim siya. Hindi ho ito katulad sa ibang relihiyon na kahit na nabanggit na sa kanilang talata, halimbawa ating halimbawa yung labas ng Islam na mayroon nakasulat na sa kanilang talata na bawal yan, halimbawa tulad ng nabanggit sa Biblia, Leviticus, Deuteronomo, Isaias, pinagbabawal doon sa kanila ang pagkain ng baboy. So dahil nga hindi sila Muslim, kahit nandun sa kanilang kapahayagan, dahil hindi sila katulad ng Muslim na kapag nandun sa kapahayagan nakasulat sa Quran, sami'na wa ata'na, yun ang Muslim. Ibig sabihin, ang Muslim, hindi siya gumagawa ng paglabag sa Diyos. Kung ano ang itinuturo ng Diyos, ay susunod siya. Kasi bakit? Ipinagbabawal sa kanya ang pagsuway. Kaya, alhamdulillah, napaka-biyaya ang sinuman ang nagsasabi na Muslim dahil ang Diyos mismo ang nagsabi sa banal na Quran. Sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayuhal ladhina amanu." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "O kayong mga nananampalataya, takwallaha katukatihi." Matakot kayo ng totoo o tunay ng pagkatakot. Kanino kayo, kanino matakot? Sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala, kay Allah subhanahu wa ta'ala. "Hakatukatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun." Na matakot kayo ng totoo na pagkatakot at huwag ninyong hayaang mamatay kayo na hindi kayo mga Muslim. Kaya napakaswerte ang mga nag-Muslim. Kaya alhamdulillah, mainit na pagbati sa mga balik Islam na nag-Muslim. Congratulations po sa inyong lahat. Kaya nga, ang pagiging Muslim sa isang tao, dalawa lang ang kinakailangan. Una, ang pagsunod sa Diyos. Pangalawa, ay ang pagsunod sa propeta. Kaya binabanggit ito ng dila eh. Binabanggit ng dila kasi ang dila, kailangan itong kasama sa mananampalataya sa Allah. Una, nutkul bil ihsan. Binabanggit ng dila, sasabihin niya, "Ashhadu an la ilaha illallah."
Pangalawa, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. So una, yung pagbanggit mo na si Allah ang tunay mong Panginoon, susundin mo ang kanyang ipinag-uutos at iiwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal. Para saan? Para magiging Muslim ka. Para magiging mananampalataya ka o believers ka sa kanya. Ang pangalawa ay ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Yung susundin mo ang tradisyon, ang mga lahat ng sinabi ng propeta, ang kanyang mga kilos at ang kanyang gawa. Kailangan mong pag-aralan ang kanyang buhay upang malaman mo ang totoong aral ng Islam at hindi ka mapunta sa pagkaligaw. Dahil kapag ka hindi mo inalam ang mga way of life ng propeta, ay katulad ka ng ibang relihiyon na ang relihiyon nila ay fikra, ideology. So sa Islam, hindi po pwede na ang relihiyon ay pinag-iisipan lang. Kailangan sumunod ka sa batas ng Allah at sumunod ka sa propeta sallallahu alaihi wasallam para matawag kang ganap na tunay na Muslim. Kaya ang Muslim, meron siyang tungkulin, obligado sa kanya na gawin niya sa pang-araw-araw niyang buhay ang hayag na pagsamba. Okay? Ito yung hayag na pagsamba na itinuro sa Islam na tinawag ito na arkanul Islam o ang limang haligi ng pananampalataya. Una, abunyal aslam ala kams syahadatu la ilaha illallah wa ikamus sala wa ita'uz zakah sum ramadan hijul baiti man istata'a. So, itong limang haligi ng Islam na ito, ito ay hayag na pagsamba na gagawin ng isang tao para matawag siyang tunay na mananampalataya. Nakikita siya ng mga tao na gumagawa. Pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan unahin niya ang syahada. Manumpa siya dahil galing siya sa pagkaligaw, sumamba siya sa kahoy, sa imahin, sa ribulto, sa santo, o sa sino pa mang Diyos na pangalan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tao man, o imahe man, o ano pa man na hayop na yan na sinasamba nila o apoy, kapag siya ay tanggap na sa kanyang kaibuturan ng puso na siya ay gustong maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, unahin niya ang panunumpa na ako ay sasaksi na si Allah subhanahu wa ta'ala ang aking Panginoon, wala ng iba. At si Propeta Muhammad ang aking huling sugo. At kailangan din niyang paniwalaan si Jesus Christ, lahat ng mga propetang nauna sa kanya, para matawag siyang ganap na Muslim. Yun yung po una, yung syahada, panunumpa o pagsasaksi. Pangalawa, yung pag-alay na palagi ang pagdarasal. Kasi, anhin mo ba yung pagsasaksi mo o panunumpa kung hindi ka magsasala? So, kailangan mong magdasal 5 beses isang araw para Muslim. Totoo kang Muslim. Kasi, ang pagitan ng Muslim at saka hindi Muslim, tarku sala. Bainahul Muslim, wal kafir, wal musyrik. Tarku sala. Yung pagitan ng ng pananampalataya sa Islam at saka yung hindi Muslim o yung mga nagtatambal ay yung pag-iwan sa pagdarasal. Kaya kailangan natin magsala para totoo na naganap natin ating tungkulin bilang isang Muslim. Pangatlo ay ang pagbibigay ng charity o kawanggawa o zakat. Ito ay obligado kung tayo ay mayroong kakayahan. Subalit kung wala tayong kakayahan, ay hindi tayo obligado. Ang pangapat yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So, obligado kasi para ang purpose doon, magkaroon ka ng ganap at tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglima, yung pagpunta sa Makkah kung ikaw ay mayroong kakayahan. Kaya, kailangan natin gawin ito dahil ito ay hayag na pagsamba kung tayo ay may kaya. Ang panglima, ay yung pang-anim na paniniwala, ito'y tinatawag na secret na belief. Ibig sabihin, ito ang tinatawag na iman. Yung pananampalataya natin na secret, hindi nakikita, subalit nasa kaibuturan ng puso. Anim ito. Tinatawag ito na pagsamba, pero nasa tago na pagsamba, sekreto, na nasa kanyang puso pala, iman. Una, ang tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi. Una, ay ang ganap na pananalig natin sa tagapaglikha. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ibang paniniwalaan na iba pang Diyos na pinakamakapangyarihan, pinakamakapagganap sa lahat ng bagay dito sa mundo o makapagpapangyari sa mga bagay na gusto mo. Wala ka ba ibang pwedeng pananaligan at paniwalaan kundi siya lang ang sandigan natin at paniwalaan bilang tagapaglikha at magbibigay ng buhay natin at kamatayan dito sa mundo. Siya lang na kailangan
taos sa puso ang pananalig mo sa kanya na siya lang ang pwedeng makapagpapangyari sa mga lahat ng bagay. Pangalawa ay ang paniniwala sa lahat ng anghel na kanyang mga nilikha. Short ang oras eh. Sana maipaliwanag natin ito ng mabuti kasi ang itong iman na ito, pananalig na ito, kung buuhin natin ang mga 20 minutos, kaya ito, pero 15 minutos lang ang ibinigay sa akin dito. Pangalawa, yung anghel, na maniwala tayo sa mga anghel na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na meron silang purpose at lahat sila ay hindi sumusuway, wala silang kalayaan na sumuway, sila ay sumusunod lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano inuutos, yun lang yun ang gagawin nila. Hindi katulad sa tao at saka sa engkanto na malaya sila. Malaya silang sumunod, malaya silang sumuway. Kaya may engkanto na hindi Muslim, meron ding tao na hindi Muslim, marami. So, ang mga paniniwala sa mga anghel ay may mga anghel na nagpasibol ng ulan, nagbabantay sa paraiso at saka sa impyerno. May anghel din na tinatawag na Malaikatul Maut, Angel of Death, na sila yung, siya yung kumukuha ng ating kamatayan, ating buhay kung iuutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Kahit saan tayo naroroon, kapag inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang magagawa ang tao. Talagang itinakda na nandyan ang anghel ng kamatayan at walang magagawa ang tao. Kahit saan siya naroroon, kukunin at kukunin ang kanyang kaluluwa dahil itinakda na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangatlo ay paniniwala sa mga propeta, pantay-pantay lahat ng mga propeta, paniwalaan natin mula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay Jacob, kay Solomon, kay sa propeta Jesus hanggang si propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, paniwalaan natin lahat sila ay pantay-pantay. Wala po silang pagtatangi-tangi. Iisa ang kanilang panawagan, sumamba lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o sumamba lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at huwag gumawa ng anumang pagtatambal. Lahat silang propeta ay inutusan na ituro ang tamang pamamaraan ng pagsamba. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut. Sabi niya na, at nagpadala ako sa inyo ng mga sugo at mga propeta sa bawat nasyon upang ituro ang pamamaraan ng pagsamba at ilayo kayo sa pagsamba sa mga diyos-diyosan o iwasan ang pagsamba sa diyos-diyosan. Kaya ang purpose, bakit ang Diyos nagsugo ng propeta? Para turuan tayo ng tamang pagsamba. Kaya hindi matawag ang Muslim na tao kung hindi siya maniwala sa propeta. Ang paniniwala sa propeta ay pagsunod, hindi pagsamba o hindi pagsuway. Kasi ang ibang relihiyon, instead na sundin nila, sinamba nila. Ang pang-apat ay ang paniniwala sa aklat na kapahayagan. Short ang oras. Paniniwala sa aklat na kapahayagan dahil ang aklat na kapahayagan na ito, nandoon ang lahat ng batas. Anumang mangyari sa lupa, ang aklat ang basihan. Huwag tawagin ang mga tao na sila ang magbibigay ng patakaran sa lupa o sila ang magbibigay ng bata sa lupa. Ang bata sa lupa ay ang salita ng Allah, Quran. Yun ang masusunod. Hindi pwede ang opinion ng tao. Kasi kapag opinion ang tao, dadami ang relihiyon eh. Yun ang nangyari sa atin ngayon eh. Opinion lang. Opinion kanino yan? Kay Manalo. Opinion kanino? Kay Cardinansin. Opinion kanino yan? Opinion kay Constantinople, kay Pope Francis, opinion. So, kaya, hindi nila nasusunod ang kapahayagan kasi opinion lang ng tao. Sa Islam, hindi po ganun. Para matawag kang Muslim, kailangan sundin mo ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Okay? At ang panglima ay ang tinatawag na paniniwala sa kabilang buhay. Kasi kung hindi ka maniwala sa kabilang buhay, anong resulta ng paniniwala mo o reliyon mo? Kaya nga tayo mag-reliyon kasi may kabilang buhay. Ngayon, kung may kabilang buhay, alimat nafsuma kaddamath wa akharat. Ngayon, ipapaalam niya sa atin ang mga ginagawa natin dito sa mundo, sa kabilang buhay. Ngayon, ang gagawin natin, matakot tayo sa Diyos. Huwag tayong sasamba kanino man. Bago tayo sasamba, kilalanin natin ang ating Diyos kung totoo ba. Kung ito ba ay turo ng propeta o turo ng ordinaryong tao. Kasi kapag turo ito ng ordinaryong tao, sigurado nangangahulugan na ligaw tayo. Kailangan natin na malaman ang totoo. Na ito ba kapag ginawa ako, hindi ba ako magkakasala? Nasaan ba ang ebidensya na ito ay pwede kong gawin? So, ganyan ang Islam. Para ma-Muslim ka, tingnan mo ang kapahayagan kasi mayroong kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ipapakita sa iyo. Kapag gumawa ka ng masama, itatala sa iyo na ikaw ay pinakamasama. Kung gumawa ka ng mabuti, itatala din sa iyo na ikaw ay mabuti. Ang pang-anim, ito ang paniniwala sa takdang kapalaran.
na kailangan maniwala ang tao sa kadar. Yung kadar na yan, yan ay may mabuti, mayroong masama. So, kailangan natin ang patience, ang magtitiis. Kung ano man ang dumating sa iyo na kadar, kailangan mo na magtiis dahil ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala. Hindi tayo pwede magtatagal dito. Minsan na sa ibabaw, minsan nandito tayo sa ibaba. Kaya, kailangan tayong magtitiis. Kailangan tayong palaging lumapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumuko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin natin sa Kanya ang ating gusto dito sa lupa na mangyari. Dahil kung pahintulutan niya ito, na ito'y panatilihin niya na mabuti ang ating kalagayan, alhamdulillah, ito ay itinakda na niya at ito ay bilang tulong niya sa atin ang ating buhay at kamatayan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, dagdag ko pa na hindi lang ang tao ang pwede matawag na Muslim. Lahat ng mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng binanggit natin kanina, na lahat ng nilikha niya, katulad ng buwan, araw, bituin, karagatan, mga isda, mga lahat ng nasa kalupaan, nakikita o hindi nakikita, ito ay tinatawag na Muslim. Maliban sa dalawa niyang nilalang. Ano ang dalawa niyang nilalang? Itong tinatawag na tao at saka engkanto. Tao at saka engkanto. Malayang sumunod, malayang sumuway. Ang jin at saka insan. Malaya silang sumunod, malaya silang sumuway. Kaya sa Day of Judgment, araw ng paghuhukom, lilitisin ang dalawang nilalang, itong tao at saka engkanto. Kung sino sa kanila ang makapasa doon sa Day of Judgment. Kaya nga, kailangan makita natin na alam natin kung ano yung haram, ano yung halal. Yung halal doon, yun ay gagawin ng mga Muslim. Yung haram, yun ang iiwasan ng mga Muslim. So ngayon, kung yan ay pinahintulot, alhamdulillah, ikaw yun ang tunay na Muslim. Dahil ang Muslim, ito ay fitrah. Pagsunod lamang sa likas, sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana nakapagdagdag ito ng kaalaman at kabutihan para sa mga nakabiyo. At dalangin ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalangin ko kay Allah na sana hindi lang tayo dito nagsasama-sama sa panunood ninyo. Dalangin ko sa Kanya na sana sa kabilang buhay, kayong mga nakikinabang dito, ay sama-sama tayo na titimasain natin yung mga pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, na ang sino man na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang kautusan, siya lang yun ang napapangakuhan ng paraiso. Wa akhiruhu dawana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.